Hello everyone, welcome back to my channel. This is Negra TV from Phuket, Thailand. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and click the notification bell of my channel para sa ganun lagi kayong updated pag may bago akong video. Ngayon guys, ako po ay magpapasalamat dahil ngayong December 1, ngayon nagkaroon ako ng 1,000 na subscriber. Yahoo! And thank you sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel para naabot ko yung 1,000 subscribers sa loob ng 2 buwan na mahigit. Kung wala po yung tulong nyo guys, hindi ko na kayo ma-mention bawat isa sa aking pasasalamat sa inyong mga suporta. So, kanina pag-gising ko and when I check my channel, nakita ko nga po na abot na siya ng 1,000 and I'm happy with this na nakita ko pag-gising ko sa pagbangon ko this morning at ni taon pa na December 1, kaya parang maagang Christmas na yun sa akin. Sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo, kasi kung wala yung support nyo, hindi ko naman po naabot yung subscribers na yan, yung number ng subscribers ko na yan. Kaya, lubos ako'y nagpapasalamat. Guys, noong last month guys, noong nasa grade 2 ako, 200 something, at todo yung pangano ko, todo yung effort ko na nag-fishing para dumami yung subscribers ko. And then, in one day, sometimes nakakabingwit ako ng 30 something, ganun, at ang saya-saya ko noon. Tapos after a day, after one day, ganun, pagtingin ko, binabawi din ni Lolo, yung kumbaga nag-iiwan lang ng isa o dalawa, ganun. Tapos yung effort ko na siyempre busy ako sa trabaho, hindi ako makapamingwit ng maayos sa araw. Kasi nga, yun nga, sa trabaho ko, hindi naman ako pwedeng matagal magdut-dut ng cellphone, gawa ng hindi matatapos yung trabaho ko kapag lagi ako nang dudut-dut ng cellphone, naghahabol pa ako ng oras. Kaya wala akong time guys na, wala po akong time na mamingwit na maayos sa araw. So, sa gabi, ginugugol ko yung may time na ako'y gigising din ng ano yun, mamimingwit ako hanggang alas 12, tapos iidlip ko lang konti, tapos mamingwit na naman ako ng yung kwan ni yung nagpe-premiere, yung malaking channel na si ano, si Idol Jubel, kasi ano yun, alas 12 ng madaling araw Pilipinas time, kaya ginigising ko yung, kasi nga malaking channel yun, so makakakuha ng maraming isda doon, makakamingwit ng maraming isda, kaya nagpupuyat ako halos. Tapos siyempre nung nasa akin pa yung shop, yung ako pa yung nagtatrabaho doon sa shop, pero ipinorward ko na ngayon, i-turn over ko na ngayon sa kapatid ko para meron naman siyang additional na pagkakakitaan. So yun, alas 6 pa ako, ano, alas 6 pa, before 6 babangon ako, kasi dapat before 7 nandun na ako sa shop matapos, kasi kailangan tapusin ko yun until 8:30 early in the morning, kasi yung mga training na ano, nang nagda-dance before 9 nandun na sila, gano'n lang mag-practice. So yun guys, lagi akong pinupuyat sa ano, sa pamimingwit, until sa may point na yung simple pagod na yung katawan sa trabaho, tapos sa puyat pa, tapos kinakain din lang ni Lolo. So there is a point na
parang ayaw ko na ganun. Parang pagod na ako, parang hindi ko na kayang i-manage na ganun. Tapos isa sa mga ka-group na GC ko, sa mga ka-GC ko na nag-share sa kanyang experience to encourage or motivate yung katulad ko na nawawala ng pag-asa, na bilang beginner. So, dun ako na nabuhayan ulit ako. And then when I reached the 30-something, ganun pa rin na ano, na kinakain ng dami, kinakain pa rin ni Lolo. Tapos, namimingwit, konti-konti lang yung maiwan. Sabi ko, I think, tapos pinagsasabi nga nila that next year, mas mahirap na mag, kumbaga, time is 2 na yata yung ano, requirements sa requirement ngayong year, yung requirements ni YT ay magiging multiple na siya next year. So, yun na naman yung ano ko na sabi ko, parang di ko na ituloy to. Kasi I don't have also plenty of time to make a video para i-upload ko dito. Kasi kung that time ko pa lang sana na napag-isipan na sasali ako dito sa YT, that time na high season pa dito, marami akong makukuha na video para i-share sa channel ko, para i-upload sa channel ko. Maraming mga video na kuhan. Kasi sa Facebook ko, marami akong video sa mga nagla-live ako. I'm trying to save it, yung mga videos dun. Hindi ko alam na paano i-save yung mga videos ko doon para naman i-upload ko sana din doon sa, dito sa my channel ko. Kaso, hindi ko alam na i-save. Kahit yung mga videos kong naginawa when I worked in Malaysia, yung mga experiences ko doon, nasa Facebook ko, hindi ko alam kung paano i-save yun para i-upload din, i-re-upload dun dito sa channel ko. Kaya, kung nalaman ko earlier kung paano gumawa ng YouTube, ng YT, sana naka- ano ko ng maraming video bago nag-lockdown, bago nagsiwian yung mga ano turista. Kasi maraming mga magagandang ano dito, mga resorts na kung saan ay mga pagkain sa streets. Ang dami, nakahilaral dyan yung mga pagkain ng mga seafoods, mga Thai foods, halo-halo. Ang dami, tapos ang daming mga turista, siyempre, kumbaga, alive na alive yung ano dating, live na live yung dating, diba? Pero ngayon ko lang napagsipan, yung kaibigan ko, nagsabi nga sa akin, nung lockdown, di ba, bored tayo, nasa loob lang ng bahay. Sabi nung kaibigan ko, who is here also in Phuket, she is a teacher here, sabi niya, ano, mag-YT na rin ako, kasi mahirap na next year, mag-YT ka na. Then, the time lockdown din, so I cannot able to go to her place para turuan ako paano gumawa ng YT. Kaya yun, wala lang, ini-ignore ko lang ganun. Nag-ano lang ako, nanonood ng movie, kung ano-ano na lang, nalibangan ko sa internet, ganun. Pero, pagdating ng ano, July, tapos yung kaibigan ko na nasa Saudi din, na-message ko siya, can you please teach me how to create a YT? Sabi ko sa kanya, and nag-effort naman siya na, ano, nag-effort siya na tumatawag sa akin doon na magkaiba yung oras namin. Kapag araw, pagka daytime doon sa kanila, busy din kasi may trabaho siya. Kasi private driver of the family there. Kaya, sa gabi lang siya free. So, gabi nila soon, madaling araw na dito sa ano, sa Middle East. Diba, gabi na sila doon. So, may free na yung oras niya sa gabi. At ako naman dito, yung oras dito, alas dos na, alas tres, ganun. Tumatawag sa akin para ituro nga sa akin kung paanong gawin, kung paanong kung ano yung i-download na pwedeng pag-edita ng mga video. Ganun. Salamat Brad sa hindi ko na i-mention yung pangalan mo, but you know who you. Kaya alam mo na yan kung sino ka na nag-e-effort sa akin, hindi dahil hindi ako masyadong naki-communication sa iyo
these previous days na ano, kasi nga siyempre busy ako dito na nag-ano na dito sa YT natin dahil hindi po ba yung goal natin ay maging matagumpay. So hindi ibig sabihin, Brad, na ano na kalimutan na kita, hindi yon. You always here in my brain and in my heart, dito sa puso ko lagi kayo. To those people who support me in this YT, kung hindi ko man kayo laging na nakikip in touch, means, ibig sabihin nun, busy ako nangingisda dito para lumago yung ating YT, mga kaibigan ko sa buong mundo, kung saan man panig sa mundo. Sa yung mga pag-click ninyo ng subscribe sa akin channel, lubos po kayo nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na nag-click, na hindi po ipinagdamot ang daliri nyo para i-click yung subscribe at saka like. And lahat na rin po yung mga nag-comments, nagbigay, nag-spend their time to comment my video na ni-upload ko, doon. Ako, sa mga kapwa ko din nawawala ng pag-asa, lalo na yung katulad ko din, beginner in YT, mananampalataya lang at manalig, mga kaibigan, kasi there is always a way of God. Kapag sabi sa nung ano, yung one of my friend, I share my channel, please I ask her to subscribe my channel, at sinabi nga siya sa akin na ganyan, may mga sinasabi din nga siya na yung kasi yung husband niya is a beginner din, and nobody parang napakahirap ng mga tao na i-like at i-subscribe yung channel nga ng kanyang husband. Ang sabi ko naman sa kanya that time, wala pa yatang 100 yung subscriber ko nung ni-share ko sa kanya. Ang sagot ko sa kanya, think positive. Sabi ko sa kanya, think positive. Sa mundong ito, milyones ang, hindi lang milyones ang tao dito, billiones. So, let's say, 0.5%, 0.05 yung makapansin sa channel natin. Laking tulong yan. Kaya ipagpatuloy lang, sabi ko. Pero di ko pa alam kung gaano kahirap talaga yung mag-fishing para sa mga para sa pag-angat ng iyong channel. Nung after 1 week noon, nung pagkasabi ko ganun dun sa pinag-sharean ko na kaibigan ko din, yung kaibigan ko who encouraged me to create a YT here in Phuket, siya yung pinaraan, kumbaga she is the instrument of God, na yung positive na think, yung nung think positive ko na iyon, nasabi ko na milyones ang tao dito, marami pang ano, sabi ko bilyones ang tao sa mundong ito, yun yung sabi ko dun sa habigan ko dun. Then after a week, ni-share ko din dun sa kaibigan ko, oh my friend, I have already my YT, sabi ko sa kanya. Nakagawa na ako, baka pwede mo naman i-subscribe yan, sabi ko sa kanya. Oh really? Congratulations, sabi naman niya sa akin. Oh, kung gusto mo, i-add na kita sa ganito, sa team ko, sa ganyan. So, thank you so much, sis, for your help to me. Kahit na hindi pa po ako namuna, maaga na po akong nagpapasalamat sa iyo, sa encouragements mo sa akin at sa tiwala mo at sa yung pag-add mo sa akin sa group sa GC, para marami akong makikilala na katulad nating small YouTuber. Thank you so much, sis, sa yung effort na yung kagalakan mo ba na tumulong sa akin para isa din akong kabahagi ng YT. Isa rin akong member ng YT balang araw, kasi ngayon pa hindi pa ako na muna, kasi nga hindi pa sapat yung aking requirements, pero ganoon pa man, at least na reach ko na po yung isang requirements, which is
the subscribers, 1,000 subscribers. Kaya, laking pasasalamat ko sa inyong lahat, ikaw sis, na nandito, nakapwa kong nandito sa Phuket, Thailand. Salamat sa presensya ng iyong pag-ibig o pagmamahal sa akin, doon na hindi tayo nagkikita, nasa online na lang tayo nagkikita, kahit we are here, the same place, the same province, pero dahil nga sa busy din tayo sa trabaho, so we don't have time to meet each other, gayon pa man, yung espiritu natin ay laging nagmi-meet yung presensya ng ating espiritu. Kaya thank you so much sa iyo sis, and God bless you, and keep your vlogging, keep up your vlogging, nasan ay higit pa pong umangat o lumago yung ating channel. Sa lahat din ng mga ka-GC ko, salamat sa inyo, sa inyong tulong. Kaya sige lang guys, tuloy-tuloy lang ang laban natin, ituloy-tuloy lang natin ang laban. Sa mga katulad ko na baguhan pa lang, yung hindi pa na-reach yung mga yung requirements ni YT, kaya natin to, think positive. Kaya kay sis ko din na yung ka-GC ko na nandun din sa Dubai, salamat sa encouragement mo sa akin at sa suporta mo na rin, kasi nag-e-effort ka, hindi lang ikaw din, sa lahat ng mga ka-GC that spend their time na i-view yung videos ko, para dumami yung watch hour ko. Thank you sa inyong lahat, mga kapamilya in YT. So, ngayon guys, very memorable yung pagka-reach ko dun sa 1,000 na requirements, 1,000 subscribers na requirements ni YT. Kasi it's a December 1. It's a month of Christmas. Kaya maagang Christmas ito sa akin. Kayong kapamilya ko sa YT ay very supportive. Sana patuloy lang tayo na nag-encouraging to each other. Ganun. Ako, siyempre, ako nga po ay walang masyadong time. Wala akong masyadong time kasi nga yung trabaho ko na hindi naman pwede magdudut-dut ako. Buti sana kung nag-aalaga pa ako ng kuha ng adult tulad that time, kasi nakaupo lang ako, pag napakain ko, pag nalinisan ko na, o nakaupo na lang, binabantayan ko lang siya, marami akong time magdudot. Pero ngayon, hindi naman na ganun yung trabaho ko. That time, iyon yung trabaho ko. Sana noon pa, nalaman ko, di marami na sana akong time na iginugugol, kasi 12 hours yung duty ko sa kanya. At marami akong time, pagka natapos ko naman naliguan, nakaupo na kaming dalawa, pasyal, tapos maya pa kainin, konti lang naman, marami akong time sana magdudun that time. Pero gayon pa man, that is past, at least I'm already here sa larangan ni YT. Sa lahat ng mga tumulong sa akin to guided me, kasi siyempre, wala akong kalam-alam dito. Pero, dahil sa encouragement ninyo at tulong nyo, at yung mga effort, tsaga nyo na nagtuturo sa akin, maraming salamat. At nawa, pagpalain kayo ng dakilang may kapal. Pagpalain tayong lahat ng dakilang may kapal sa ating mga hangarin. Dahil, to be honest guys, napag-isip ko na why not should I try this YT? Kasi di pa po yung aim, bawat isa sa atin, di ba, may mga pangarap na magiging helpers sa mga tao na higit na nangangailangan din ng tulong. So, why? Ito, hindi naman na tayo kailangan mag-spend ng pera, di ba, na tumulong sa kapwa. Kasi when you click the subscribes and like and comment to their video, tulong na yun sa kapwa, di ba? Tulong na yun sa kapwa. Kaya wag na nating ipagdamot kung may nakita tayo na kailangan subscribe daw, na hindi nila pa tayo kilala o hindi pa nila tayo na subscribes,
hindi ganun. Gawin lang natin na yung masaya tayong gawin para sa ganun, yung may paraan din ang God na ibabalik sa iyo, because God is always have a way. Ganun. Kaya yun na pag-isipan ko na I join this one, kung sakali man papala rin ako, at least yung mga pinapangarap ko that time na until now na marami sana din ako matulungan na kapwa kong tao. Ganun. Na lalo na yung katulad ng mga nawawala ng pag-asa, tulad ng mga talagang down na down sa buhay. Alam natin na sa ating bansa ay maraming ang pong katulad namin na naghihirap, na kapus. So, I know, alam ko yung karanasan na yun dahil doon po ako galing. Opo. Kaya, akala kasi ng mga ano, kasi nandito nga po ako, matagal na ako sa mga pagiging OFW, and hindi sapat po yung aking kinikita para magbahagi sa mga ninanais na ibahagiyan. Pero the rest, maybe they thinking na maramot ako, pero dahil yung mga iba na nagsasabi sa akin, humiling, ay hindi ko napagbibigyan. Hindi po nila kasi alam na gano'ng kahirap din yung kumita ng pera sa abroad, and di rin kasi nila alam na kung gaano kadami din na i-distribute, kumbaga pagbahagiin yung kinikita. So that is my burden, guys, my burdens, na sana na mas marami pa ako yung matulungan, ganun. So I try this, sakali papala rin, and tulad ng sinabi ko sa sarili ko nga po, na hindi para sa akin. I do this na para ma-fulfill yung dream ko na magiging matulungin. Marami pong matutulungan. Kasi that time, guys, when nung laging na hospital ang tatay ko, yung dream ko ba, yung dream ko yung doon sa hospital, yung mga kapos doon sa mga pangangailangan. Parang ganun yung gusto ko din, at saka yung mga bata sa orphanage. Pero how can I do that kung wala naman ang, kung wala nga po yung guidance ni God sa akin, kung wala din pagpapala, kaya ako'y nananampalataya sa Kanya na ako'y sana i-bless. Lagi yun sabi ko, na ako'y kumita ng mas higit pa, magkaroon ng trabaho na mas higit pa, para mas marami po yung, para mabigyan ng katuparan yung pinapangarap ko na yun. Kasi in this time, even my family, I can't even support them. Kasi siyempre, hindi naman kalakihan kinikita dito. Kaya ganun, siyempre nakakaya naman na, na mag-ano ka sa iba, kita naman nila ay kapos-kapos din yung mga pamilya mo, ganun. Pero not bad din yung mga talagang kailangan na rin tulungan, meron ka, why not, diba? So sana pagpalain nga tayo dito, and thank you so much sa lahat, at sa lahat ng hindi pa po nakakakilala sa channel ko, unexpected na dadaan po yung channel ko sa inyong newsfeed o sa inyong cellphone o gadget, at makita nyo, hinihiling ko po na sanay bigyan nyo ng attention, na i-subscribe, like, and don't forget to write a comment. Thank you so much sa inyong lahat, sa lahat ng mga effort nyo, mga guys, at sa lahat ng mga tumulong sa akin, na yung mga paraan na ni God na ibinigay sa akin, inano ko yun, na kayo po ay biyaya ni God sa akin na makilala, para yung channel ko ay makaangat.
Thank you so much and God bless to everyone. Continue lang po. Tuloy-tuloy lang ang laban. Opo, may nga naririnig ako sa mga ka-GC ko na mga ka-GC ko nga po sa kanilang mga news feeds sa Facebook, ganun, na ni-express nila ba yung saluubin nila sa mga buzzers nila, ganun. Hindi naman po, hindi magiging makasaysayan yung pagiging matagumpay ng isang YouTuber kung wala pong buzzers. Kaya kung yung mga buzzers na yan, yung mga buzzers niya yan, it's either malapit sa iyo, ganun, o ano pa man, o sino pa man, ang isipin natin, ang mahalaga, guys, we can do this channel na hindi tayo nanamantala ng kapwa natin, na hindi tayo wala tayong hinahapakan na kapwa nating tao sa ating ginagawa sa YT natin. So let's continue, tuloy lang mga kapatid, at just ignore them at just pray for them na sila din ay maliwanagan and they can understand ang ating hangarin din why we are here in YT, sa larangan ng YT. Kaya ganun guys, we have to pray also ourselves na kailangan na if we encounter a buzzers sa ating mga video o sa ating channel, we also have to pray ourselves that we have the strong faith, may matapang tayong pananampalataya na instead of hatred those people na nagbabasa sa atin, hindi, we have to pray ourselves na bigyan tayo ng higit pa pong lakas ng Diyos ng pananampalataya, pananalig, at higit pa pong malawak na pangunawa to understand the weaknesses of those people who bash us. Ganun mga kapatid. Kaya yun, sabi ko, minsan pag meron kasi ako yung mga pinagsisiran, lalo pag kayong mga malalapit din sa akin, ganun, kumbaga malalapit sa atin, na ano, may pinagsisiran ako, na sabi, okay, tapos na, ganyan. When you check your channel, it's still the same the number. So, ibig sabihin, hindi po, wala po siyang effort, kumbaga, yung nagsasabi lang siya na, ganyan lang. Kumbaga, it's just a pretender. So, I pray na, oh God, sabi ko sa sarili ko, bless my soul, bless my brain. Sabi ko na hindi, bless niyo po yung puso ko na yung mga taong ganito ay hindi dapat, hindi ko dapat makaramdam ng sama sa loob sa kanila dahil yan ay weaknesses nila. That I have to understand. Iyon yung sinasabi ko sa sarili ko kapag mayroon akong disappointed na na-encounter na ganun. When I share my channel to them and they react like they are kumbaga, may effort sila. But when you check your channel, that time that you shared your channel to them, they subscribe and they answer, yes, done. They said, done. Pero when you check it, it's the same number. So, ang akin lang, sabi ko, hindi na ako yung nagkasala noon. If they are lie to me, or they just pretend that they are interesting to my channel, hindi na ako nagkasala noon. Yun yung rason ko, guys. Kaya, kayong mga kapatid ko sa YT, sana nga ay marinig nyo po din yung binabahagi ko ngayon, na ganun po, guys. Hindi tayo magtampo o magsama ng loob sa mga tao who ignore our channel kahit na let's say yung mga malalapit sa atin o malalapit na mga kaibigan o kakilala o kamag-anak o kapamilya o whatsoever, kahit sino, ganun, we have to understand them. Malay natin one day when they can see that our channel is paangat ng paangat, and they can realize their mistake, diba? And they can realize their mistake na sila'y nag-lie. Siyempre, alam nila sa sarili nila yun. They know themselves. Alam nila yun. Kaya,
wala tayong karapatan na magsama ng loob sa kanila o magalit sa kanila. Let them be, kasi freedom of choice nila yun. We just pray ourselves and we pray also them na sana maliwanagan sila and they will understand your goal or your aim kung bakit nandito tayo sa YT. Para, di ba ba, yung hangad natin, some of us, I guess, na hindi po dahil nandito tayo sa YT para kumita, nga, syempre andun yan yun para kumita. Pero, some of us, yung intention natin that why we are here in YT at gusto natin nga pong kumita, aside for that, dahil yung kinikita, yung kikitain natin, we wanted to share to others. We wanted to, to use it to help others, di ba? Yung mga iba, di ba? Yung mga iba nga nandito sa YT, I know that na yun din yung kanilang hangarin, which is yun din po yung aking hangarin. Kasi siyempre ako din, wala naman akong anak, wala akong pamilya, and also hindi ko na hinahangad kung hindi na ako naghahabol sa magiging maginhawang o magiging rich o magiging super rich o magiging famous in this world. Kasi iniisip ko one day mawawala din ako sa mundong ito, di po ba? Hindi ito yung permanente natin na tirahan. So why not? Why not to use kung ano man yung blessing na natatanggap natin? Why not to share to others that deserves ang tulong natin, di ba? Yung mga tulad ng yun nga, yung tulad ng dream ko ngayon, yung mga bata sa ano, orphanage, at saka yung mga kinakapos sa may public hospital, kinakapos. Kahit na hindi man kalakihan, at least galing sa sacrifices natin. It is more valuable yung itinutulong natin na galing sa sacrifices natin, di po ba? Kaya, tuloy lang mga guys, ang dami na akong daldal dito at yung trabaho ko andito pa yan. Hindi bale, ano tawag dun? Hindi bale yung trabaho ko na ito, pwede ko naman ituloy bukas na lang ng maaga. Moment guys, moment, lang ako kuha ng tissue. Sandali. Pasensya guys, kumuha lang ako ng tissue kasi medyo umagos yung ano, yung tubig sa ilong ko. Kasi parang ano, na-touch yung puso ko kasi doon sa mga naalala ko na buhay ng mga bata sa may orphanage at saka yung mga kapos sa ano, yung nandoon sa mga hospital, siyempre doon sa public hospital, maraming mga kapwa akong dukha doon na kapos na pangangailangan. Kaya medyo na-touch yung puso ko kasi naalala ko, na-imagine ko ba yung ano, lagayan doon. Kaya medyo naulan yung ilong ko. So, yun guys, yung aim ko din na ano, sumali sa YT. Alam ko na marami pa pong effort na talagang gagawin dito. At saka yung mga nagpre-premiere, salamat sa mga encouragement ninyo. Maaring hindi maari po yung mga nasaliyan ko na doon po ako inamingwit. Maari po hindi po nila marinig man nila o hindi itong sinasabi ko, na ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nag-encourage sa amin para ipagpatuloy ang bakbakan dito sa YT. Okay guys, maraming salamat. Sana'y pagpalain nga po tayo at patuloy ang paglago ng ating YT. So, yung mga buzzers na ano, na-encounter natin,
mahalin natin sila. Kasi if we can see the positive side, mahal nila tayo. Kasi di po, mahal nila tayo, kaya sila, kaya nila tayo binabas. Kasi yung purpose nun, guys, yung purpose nun, para tayo ay higit pang iyon yung magbibigay sa atin ng channel, ng challenge, para higit pa natin bigyan ng pansin at effort ang ating channel para i-work out, para ito ay higit pang lumago. Kaya they are blessing to us, guys. Hindi sila yung ano, they are not, we don't consider them that they are our enemy, but they are our blessing. Believe it or not, they are our blessings if we can see the positive sides. Kaya tuloy lang, mga kaibigan, malay natin one day, who knows, God's work, di ba? Kapag di natin alam ang mga pangyayari, baka one day sila mismo yung lalapit sa atin, di ba? Sila lalapit sa atin, doon nila maisip yung ginawa nila sa atin, edi magiging ano pa, magiging friendship pa, di po ba? Kaya let them be, hayaan lang natin, as long as we knew na yung ginagawa natin ay wala tayong inaagrabyadong ibang tao, wala tayong sinasamantalang ibang tao, kundi we are here in YT, na isang pamilya tayo dito na di nila alam, yung mga hindi nakasali pa dito sa YT, na hindi nila alam kung gaano din tayo nagtutulungan sa loob ng YT. Kaya, let them be. Malay natin, isa din silang magiging YT, magiging YouTuber, magiging vlogger, and they found out, kung they will find out kung paano po yung paghihirap din natin dito na namimingwit, kailangan magpuyat, kailangan mag-effort kahit na busy sa trabaho, pasilip-silip sa cellphone, di ko ba? Kaya sige lang, tuloy lang, at yung mga enemies na, yung mga bashers, mahalin natin yan, mga guys. Thank you so much to all my GC na nagsusuporta sa akin. Kahit di tayo nagkikita-kita in person, kahit hindi tayo magkakakilala in person, pero the presence, yung presensya ng pag-ibig na dama ko po sa inyo, and I'm sure na ganun din kayo, na dito sa ating pamilya sa YT ay doon natin nakita yung pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Doon natin naramdaman yung presensya ng pagmamahalan ng bawat isa sa atin to concern each other. Thank you so much. Kaya, thank you sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Kaya, tuloy-tuloy lang ang pagiging YT natin. At ito ay binabalik ko na sa inyo. Salamat, guys, sa yung oras na ginugol para pakinggan ang aking tinig, ang aking kwento. So thank you so much. Sawadi ka. Kapun ka. Yung satay sa ano, yung thank you is kapun ka. Pag lalaki naman yung nagsasalita, kapun ka. Pag babae, kapun ka. Ayun. Kapun ka, everyone. Bye-bye. See you to my next video. Woo!